din sila sa mga nagdadala ng relief goods dito. Ano pong pangalan niya? Marvin po. Marvin. Ano pong grupo kayo siya? Sa TMMBA po. Panay so, Municipal Motor Bike Association po sa munisipyo. So ano tanay. Pong masasabi niya dito sa ginagawa natin ng relief operation? Medyo buwis buhay to kasi nakita natin madulas. Pero kung hindi sana naulanan ito, pero kaya kakayanin. Pero talagang dito kasi sa plan namin, pagka yung ano, umahambon ng bond. So alam naman natin na nagkaroon ng landslide. So, yun, eh, magka nabasa ng konti, madulas na siya. So, kung tawag dito, sir, kasi dito pong layban na to, hindi po ba masyadong nadadala ng relief goods ito? Actually, nakakabukas lang nito, nung sa road maintenance po ng ano, kasi nga po, sa sobrang dami na landslide, ilang araw o ilang isang linggo na siyang tinarabaho ng, ano, ng road maintenance sa mga heavy equipment. So, ang heavy equipment natin, kung makikita nyo, kung matutuloy tayo dyan sa baba mamaya, nasa baba siya, yung ating backhoe. So, mga gaano pa po tayo kalayo mula rito hanggang dun sa pupuntahan natin? Malayo pa, sir. Mga ilang kilometro kaya, sir, mga estimate natin? Nasa ano to, kulang isa to, brother, ano? Kulang isang kilometro to. So, baka may panawagan po kayo, sir, sa ibang mga grupo pa. Kasi kabubukas lang ito, baka gusto po nilang tumulong o mag-donate. Pwede po tayo manawagan. Oo, dun sa mga ano po, dun sa mga ibang mga magbibigay ng tulong, open pa rin naman po ang Barangay Laiban para makapagbigay sa kanila ng ayuda. Ano, matulungan po natin sila kasi talagang yung nangyari dito sa upland natin sa medyo talagang kakaiba doon sa mga bagyong dumaan. Ano? So yun, salamat po. Thank you po sa magsing interview. Yun, God bless po. So, mamaya po ulit ha. Mamaya po ulit.